Nung bata ako, I remember one fast food chain or cake shop serves chicken lollipops. Tuwing makikita ko yon, parang kailangan, yon ang o-orderin ko. Kasi diba, for fried chicken lovers like me, alam mo na puro laman siya and kitang-kita mong golden crisp, tapos isasawsaw mo sa gravy or sa tartar sauce. Oh my gosh, it's just divine. Pang-appetizer daw tong chicken lollipop, pero me, I love to eat it with rice or pasta. So, gawin natin yan today. Well, syempre, kailangan mo magsimula by buying chicken lollipops. So, ito yon, binili ko sa grocery store. Huwag ka na po magpakahirap pang gumawa ng lollipops. Bumili ka na lang. So, yan, hinugasan namin yan. And then next, we're going to season it. These are my seasonings. I have here some salt, garlic powder, black pepper. I'm putting paprika to give it that nice smoky flavor. Kasi ang importante, malasa. Kasi katulad nito, di ba, makikita mo ang kapal ng laman. Kailangan talaga flavorful na flavorful ang mga ilalagay mong seasoning. So this is just paprika. This is mustard. I'm putting mustard because it helps remove the lansa from the chicken. Ang mustard ko is grainy, but you can use any type of mustard available. Kung anong meron ka dyan, yun ang gamitin mo. And then I'm also putting some thyme. So, pwede mong ibabad to, but me, what I'm going to do, ididiretso bread ko na siya. Ayan, pwede mo din naman ibabad overnight. I'm getting my breading. This is flour. Egg wash, and this is breadcrumbs. Obviously, hindi na ako naghugas ng kamay because I will be working with raw chicken anyway. So, now the next step is, ayan, pwede mong iporma pa yan ng bilugin mo. Yung iba nga nilalagyan pa nila ng foil. You can do that. So, flour. Shake, shake into the eggs. Making sure na talagang well-coated siya ng eggs. And then into your breadcrumbs. I'm using my two hands para talagang mag-form siya into balls. Like lollipops. One more time. Flour. Eggs. Shake it. Into your breadcrumbs. And as you bread it, you want to make sure na bilog siya. Just like that. Okay, is it not bongga? So I'm going to finish rolling this, tapos iprito natin yan next. Okay, ayun na! Oh, diba? Isn't it bongga? It is. Iprito na natin. Medium flame lang. And as much as possible, kapag hinulog mo, huwag mo munang galaw-galawin para hindi na de-deform yung lollipops. Pero, no, uunahan ko na kayo, talaga namang minsan, mababago din yung korte. Hindi naman po perfecto yan. Okay? So, iwan mo muna dyan. Hayaan mo medyo magtosta yung labas bago mo galawin para nakuha na niya yung kanyang lollipop form. Ayan! Super bongga! As you can see, oh, di ba? Nice form. So now, ang gagawin ko na, hihinaan ko na yung apoy to thoroughly cook it hanggang sa loob. Look. Okay, nilagay ko na siya sa low flame. And then, iluto pa natin yan ng mga 3 to 5 minutes to make sure na talagang lutong-luto
hanggang sa kaloob-looban ng chicken. Okay! Ayan, makikita mo, golden brown! Ihango mo na! And then, syempre, kailangan linisin natin ng kamantikaan. Yung iba, nilalagyan pa ng foil lang. Ang cute, no? Etong mga sobrang laki, iiwan ko muna dito kasi baka hilaw pa yung loob. Lilinisin ko yung mantika para malinis na yung mantika natin for the next batch. So, ayan, itutuloy ko lang ang pagpiprito. And then next, gawin natin ang sauce and titikman natin yan. Okay, so now gawin naman natin yung tartar sauce. You know, me personally, gusto ko dito sweet and sour sauce, pero may recipe na kasi ko niyan. So, hanapin mo na lang sa videos here on YouTube. May tartar sauce recipe na din naman ako, but this one is quite different. Bagay na bagay siya dito sa recipe na to. So, first, pagsamasamahin natin ang mga ingredients, I have here good mayonnaise. Lagay mo lang dyan. This is onions. Lalagay ko na lahat. Kasi yan ang magpapasarap dyan. Yung chunkiness. Minced garlic. I'm going to put a splash of lemon juice. Freshly squeezed lemon juice. Just a splash. And I'm also going to put some mustard. Konting mustard. I'm using Dijon mustard kasi gusto ko yung spice nito. But you can always just use the regular one. A little bit of Korean chili paste. Oh, diba? Parang baka sabihin nyo, ba't biglang may Korean chili paste? Ito yung magbibigay dyan ng kakaibang kick. Kung ayaw mo naman ng anghang, ay wag mong lagyan. No problem at all. Pinch of paprika for that nice smoky flavor. Just a pinch. And then, let me taste this. Lagyan ko pa ng konting mayonnaise. Just a little bit more. And some honey. Just a bit. Perfect. Konting salt. Sa mga catering, nilalagyan nila ng foil yung hawakan niyan. Kasi, di ba, yan is parang a cocktail. Pwede siyang cocktail food. So, pag nilagyan yan, ganun lang. O, oh, di ba? Ay! Di ba? Kasi pag halimbawa may mga parties, o, oh, iyaano mo lang na ganyan, isasawsaw mong ganon, kakainin mo. So, kung halimbawa magpapa-party ka, ilagay mo siya sa nice na lalagyan like this. And then the sauce on the side. Or pwedeng nasa ilalim yung sauce. Nakapatong siyang ganyan. And then iniikot yan doon. Good luck sa hugasan mo mamaya. That's why I wouldn't recommend this. I-buffet style mo na lang. Depende na lang. Teka nga. Kung marami kang tagahuga sa bahay, tikman na natin. Ingat. Pero ito yung mainit na masarap. Ang sarap. Hanggang loob, malasa. So flavorful. Nakaka-proud. Ba, maganda nga naman yung ganito. Pag inabot sa'yo eh, ayan na yung sauce. Nakapatong na lang ang chicken lollipop dyan. In fairness, ha? Championship! Mmm.
Ang sarap. And you know the sauce? Nako. Kakaibang spice cake ang nilagay nung Korean chili paste nung mustard. It's so good. Parang gusto ko patuloy. So what are you waiting for? Gumawa ka na nitong chicken lollipop. May party o wala? Aba, edi magparty-partyhan kayo sa bahay ninyo. I'm going to see you all soon.